Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 3, Quarter 3. Tayo ngayon ay nasa Week 3. Pag-uusapan at pag-aralan natin ang tungkol sa pagpapakita, paghahambing at pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions gamit ang modelo. Sa nakaraang taon ay natutuhan mo ang paghahambing ng similar fractions gamit ang mga simbolong less than, greater than at equal. Natutuhan mo na rin ang pagsusunod-sunod ng mga similar fractions sa increasing order at decreasing order. Ang layunin natin sa araling ito ay natutuhan ang pagkakaiba ng similar fractions sa dissimilar fractions. Natutuhan ang paghahambing ng dissimilar fractions gamit ang mga simbolong less than, greater than at equal. Natutuhan rin ang pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions sa increasing at decreasing order gamit ang modelo. Tunghayan natin ang mga modelong fractions na ito. Ito ay 2/8. Ito naman ay 5/8. Ito ay 7/8. At ito naman ay 3/8. Ano ang magkatulad sa mga fractions na nabanggit? Tama, sila ay mga similar fractions. Dahil ang similar fractions ay ang set of fractions na may magkakaparehong denominators. 2/8, 5/8, 7/8, 3/8, sila ay mga similar fractions dahil sa kanilang magkakatulad o magkakaparehong denominators na 8. Ngayon, ayusin natin ang similar fractions sa increasing order o yung pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking value. Ang 2/8, 5/8, 7/8 at 3/8 ay mauuna ang 2/8, susunod ay 3/8, susunod ay 5/8 at 7/8. Para naman sa decreasing order o yung pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, mauna ang 7/8, susunod ay 5/8, 3/8 at 2/8. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Paghambingin mo ang dalawang larawan. Ito ay ang larawan A at ang larawan B. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ano ang katumbas na fractional name ng bahagi na may kulay o shaded sa larawan A at sa larawan B? Ikumpara ang dalawang larawan. Sa larawan A o ang larawan A ay hinati sa walo na magkakaparehong laki. Ang larawan B naman ay hinati sa tatlo na magkakapareho ng laki. Ang larawan A ay may anim na bahagi ang may kulay o shaded part mula sa walo na magkakapareho ng laki. Ang larawan B naman ay may dalawang bahagi na may kulay o shaded o shade mula sa tatlo na magkakapareho ng laki. Ang fractional name ng nakatumbas ng larawan A ay 6/8. Ang fractional name naman nakatumbas ng larawan B ay 2/3 o 2/3. Magkaiba ang bilang ng bahagi ng pagkakahati-hati sa magkapareho na laki. Ang larawan A ay hinati sa 8 na magkakapareho ang laki at ang larawan B naman ay hinati sa 3 na magkakapareho ang laki. Kung ang denominator ng bawat fractional name sa isang set ng fractions ay magkakaiba, ito ay tinatawag na dissimilar fractions. Halimbawa ng dissimilar fractions ay 2/7, 1/9, 3/5, 5/8, 1/6, 7/10, 8/9, 4/9, at 3/7. Ito ay mga halimbawa ng dissimilar fractions dahil ang kanilang denominators ay magkakaiba.
suriin mo ang mga modelo sa ibaba. Paghambingin ang mga ito. Ano ang numerator ng mga fractions na may kulay o shade? Ano ang kanilang denominators? Ano ang katumbas na fractional name ng mga ito? Alin ang mas malaki? Alin ang mas maliit? Sa A, B, o C? Sa A, ang modelo A ay may numerator na 2 dahil dalawa ang bahagi na may kulay o shade. Ang modelo B naman ay may numerator na 7 dahil mayroong 7 bahagi na may kulay o shade. Sa letter C o ang modelo C ay may numerator na 5 dahil mayroong 5 bahagi na may kulay o shade. Kaya naman ang A, ito ay may fractional name na 2/4 or 2 over 4. Sa modelo B naman, ito ay may fractional name na 7/9. At sa modelo C, ito ay may 5/6 na fractional name. Para naman sa increasing order, 2/4, 7/9, at 5/6. Aayusin natin magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking value ng mga fractions na ito. Mauna ang 2/4, susunod ang 7/9, at ang sunod 5/6. Para naman sa decreasing order o yung pinakamalaki hanggang papaliit, ito ay mauna ang 5/6, 7/9, at 2/4. Maaari namang gamitin ang tinatawag na criss-cross method or cross products sa paghahambing ng dalawa o higit pang fractions upang matukoy kung alin ang mas malaki. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. 3/4 at saka 2/7. Tingnan natin kung alin ang mas malaki o mas maliit sa dalawang fraction na ito. Gamit daw ang cross product, i-multiply ang 3 sa 7. Ito ay 21. I-multiply naman ang 4 sa 2. Ang sagot ay 8. Ngayon, paghambingin ang dalawang sagot. 3/4 is greater than 2/7. Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamit ang mga hugis sa ibaba, ipakita ang katumbas na larawan ng bawat set ng dissimilar fraction. Sipiin ito sa iyong kwaderno. Halimbawa, 1/4 at saka 1/3. Sa number 1, 2/5 at saka 3/4. Ang 2/5 ay may 5 magkakaparehong hati at may 2 may kulay o shaded parts. Ang 3/4 naman ay 4 na magkakaparehong hati at 3 may kulay o shaded parts. Number 2, 6/3/6 at 1/2. Ang 3/6 ay hinati sa 6 na magkakaparehong hati at 3 ang may kulay. Ang 1/2 naman ay 2 magkaparehong hati at 1 lang ang may kulay. Sa number 3, 4/5 at saka 1/5. Ang 4/5 ay hinati sa 5 magkakaparehong hati at 4 ang may kulay. Ang 1/5 naman ay 5 magkakaparehong hati ngunit isa lang ang may kulay. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang DS sa bawat patlang kung ang set of fractions ay dissimilar at isulat naman ang S kung similar fractions. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, 2/4 and 6/9. Ito ay DS. Number 2, 3/5 at 4/5. Ito ay S. Number 3, 3/8 at 4/8.
S. Number 4, 3749. Ito ay DS. Number 5, 3/5 at 47. Ito ay DS. Number 6, 59 at 49. Ito 69. Ito ay S. 7, 1/4, 3/4, 2/4. Ito ay S. Number 8, 27, 19, 2/5. Ito ay DS. Number 9, 28, 1/6 at 3/5. Ito ay DS. Number 10, 5/6, 4/5 at 6/7. Ito ay DS. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang tatlo, kopyahin ang bawat gawain sa iyong paderno. Paghambingin ang bawat set ng fractions upang matukoy ang mas malaki at mas maliit na fractions. Number 1, 2/5 and 3/6. 2 times 6, 12. 3 times 5, 15. Kaya naman, 2/5 is less than 3/6. Number 2, 1/4 at 4/9. 1 times 9, 9. 4 times 4, 16. Kaya naman, 1/4 is less than 4/9. Number 3, 1/3 at 4/5. 1 times 5, 5. 3 times 4, 12. Kaya naman, 1/3 is less than 4/5. Number 4, 5/7 at 8/9. 5 times 9, 45. 8 times 7, 56. Kaya naman, 5/7 is less than 9/8/9. Sa number 5, 4/6 at 1/9. 4 times 9, 36. 1 times 6, 6. Kaya naman, 4/6 is greater than 1/9. Number 6, 7/9 at 6/8. 7 times 8, 56. 6 times 9, 54. Kaya naman, 7/9 is greater than 6/8. Letter B, gamit ang criss-cross method, paghambingin ang mga dissimilar fractions sa bawat bilang. Ayusin ang mga ito mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki o increasing order at mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit o decreasing order. Halimbawa, 1/5, 5/6, at 2/3. Para sa increasing order, 1/5, 2/3, at 5/6. Sa decreasing order, 5/6, 2/3, at 1/5. Number 1, 3/7, 7/9, 1/3. Para sa increasing order, decreasing order. Number 2, 1/3, 3/7, 7/10. Para sa increasing order, sa decreasing order, number 3, 3/5, 5/9, 7/9, sa increasing order ay, sa decreasing order naman, number 4, 1/4, 1/3, at 1/9. Para sa increasing order, decreasing order, number 5, 3/4, 2/3, at 5/9. Sa increasing order, decreasing order, sa gawain sa pagkatuto bilang 4,
Tingnan at suriing mabuti ang mga prutas na pinamili ni Danny na nasa talahan na yan. Sagutin ang mga tanong at isulat ito sa iyong kwaderno. 4-9, 3-8, 1-half, at 2-7. Number 1, ayusin mo ang pinamili ni Danny na mga prutas mula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamabigat. 4-9 at 3-8, 4 times 8, 32. 9 times 3, 27. Kaya naman, 4-9 is greater than 3-8. 4-9 at saka 1-half, 4 times 2, 8. 1 times 9, 9. Kaya naman, 4-9 is less than 1-half. 4-9 at 2-7, 4 times 7, 28. 2 times 9, 18. Kaya naman, 4-9 is greater than 2-7. 1-half at saka 3-8. 1 times 8, 8. 2 times 3, 6. Kaya naman, 1-half is greater than 3-8. 1-half naman at 2-7. 1 times 7, 7. 2 times 2, 4. Kaya naman, 1-half is greater than 2-7. Kaya ang sagot natin, 2-7, 3-8, 4-9, at 1-half. Number 2, anong prutas ang pinakamagaan? Tama, 2-7. Number 3, anong prutas naman ang binili ni Danny na pinakamabigat? Tama, 1-half. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa na naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A, Mathematics 3, Learner's Material, Quarter 3, Week 3. Thank you for watching and God bless everyone.